So tama sinabi ni Zia, no? May nag babantay or may nagagay sa'yo. Ang magbabasa ay si Pau Pau. Go Pau Pau!
Tubig. Yes, Zia, may alam ka? Mapa po. Mapa. May gumagamit pa ba sa inyo ng mapa? Mapa. Nakakita na ba kayo ng mapa? Yes po, so, ngayon lang. Mapa. Mapa ng ano? Mapa. Mapa ng ano? Anong mapa ng bahay? Ayan. So may mga mapa tayo, no? Ayan. Assignment nyo para sa Thursday, ipapasa nyo. Pipicturan nyo, ha? Pakigawa ng mapa ang loob ng inyong bahay. Ay, nalaman kayo secret. Sala na lang. Ayan, saan banda yung CR, saan banda yung sofa, yung sala, yung kitchen, o gano'n na lang. Okay, maliit lang diba yung sala nyo? Ayan, paki-drawing nyo yung, gawa nyo ako ng mapa nun, ha? Tapos picturean nyo sa... Ayan. Okay, next. Ano ito? Ano? Ano yan? Vito? Ano sumakot ba ng vape? Yes, Zia. Alarm? 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 Hindi siya alarm clock. Ano kaya yan? Makikita yan sa gitna ng dagat o kaya sa gilid ng dagat. Okay, lighthouse. Ang lighthouse ay mayroong... Yes, Roby Pangkiko? Mayroong ano? Malaking ano? Ano? Malaking ano? Ano mo? Umubos na ba? Malaking bell! Ah, malaking bell! Hindi yung kampana. Wala. Sa church yung kampana. Ito na sa tabi ng... May kampana ba to? Ano? Lighthouse? May bell ba to? May ano lang, parang horn na. Ah, meron lang siyang speaker, pero wala siyang bell. Yung bell sa may, ano yun, church yun. Okay, ito. Kasing kampana. Ito ay, ano yung may line sa gilid? Ano yung tinutukoy dyan? May? Malakas yan. May malakas na ilaw. Kaya siya tinawag na light. House. Okay? So, para siyang malaking flashlight sa tabi ng dagat. Bakit kailangan ng flashlight sa dagat? Ano ang ginagabayan ng lighthouse sa tingin nyo? Yes? Si Para? Mandaragat. Mandaragat. Tama. Dahil madilim sa dagat, ginagabayan ng lighthouse ang mandaragat. Pau-pau, ano sa English ang mandaragat? Nanosebleed ako sa mandaragat. Sino na kayo sa mandaragat? Yes, Chloe Pangkiko, sumagot ka. Ano ang mandaragat? Mga pirata ba sa dagat? Mga fishermen? Ano pa? Ano pa yung mga nasa dagat? Mangingisda! Mangingisda? Ano pa? Mangingisda lang ba? Mga? Seaman! Seaman! Tama! Ano yung sepaw paw? Seaman! Okay, so lahat ng klase ng barko na dumadaan doon sa lugar kung saan may lighthouse, iniilawan niya ng lighthouse para makita ng barko kung saan yung kanyang dadaanan. So, yan ay guide. Okay. Nakakita na ba kayo ng lighthouse sa totoong buhay? No. Wow. Kaya ng wildlife meron dun. Ba't kaya may lighthouse dun? Wala naman dagat. Okay. So, punta tayo sa next slide. Ayan. Guide bilang isang sulat. So, ano itong nasa una natin, nakalagay dyan ay, sinong gusto magbasa niyan? Okay, pwede ba yan? Rules! Rules, tama. Okay, rules. Bilang guide bilang isang sulat, ano ang rules? Meron ba kayong rules sa bahay? Yes,
Yes, Chloe? Dapat mayroon yung rules! Tama, so sure may rules. Okay, rules. Ito yung mga bagay na dapat mong sundin. So bakit ba naging guide ang rules? Pwede bang walang rules? Anong mangyayari kapag walang rules? Walang rules. Ha? Pwede? Super good na po. Kapag super walang... Tama. Visual siya. Okay. So kailangan natin ng rules para may manatili ang kapayapaan. Halimbawa, bawal ang makulit. O paano kung walang rules na bawal ang makulit? Anong gagawin ng makulit? Hindi magkukulit na lang siya, no? Magiging magulo ang klase nyo. Okay, next is yung color violet. Sino nakakaalam ng color violet? Pakibasa, ano, Johnny Brill. Pakibasa, anong nakalagay dyan? Kaya mo bang basahin yan, Johnny Brill? Hindi, hindi na kaya. Si Zoe magbabasa, ano yun nasa color violet? Prescription. Tama. Prescription. Ano ang prescription, Zia? Wine. Ano yun? Yan ay matatagpuan sa hospital, sa health clinic. Yan ang binibigay ng doktor. Ano yung tawag doon? Reseta. Okay, so sa English ay prescription. Halimbawa, si Zia ay nagpunta ng clinic. Dok, sinisipon po ako ng color pink. Ano po ang sakit ko? So magbibigay ang doktor ng reseta, sasabi niya. Ay, si Zia, baka naman in love ka lang. Ito ang bigyan mong gamot. Ganon. Tapos bibili na si Zia sa mercury drug. Gamit ang reseta or prescription. Ang nakalagay na gamot ay, anong gusto mong gamot, Zia? Flavor po. With flavor. Ayan. So, diba? Ayan, prescription. Next. Paano kung ano? Ang sakit ni Zia ay sipon. Ang pinrescribe sa kanya ng doktor na gamot ay para sa sakit ng chan. Ano mangyayari kay Zia? Gagaling ba siya sa sipon? No. Okay, syempre hindi. Kasi ang gamot na binigay sa kanya ay para sa chan. Ang kanyang sakit ay sa sipon, sakit sa ulo. So, mali ang prescription, mali ang guide. Kaya dapat, ang guide ay tama. Kasi diba, ano nga ulit yung guide? Maghahatid sa atin sa tamang solusyon. Tamang lugar ng ligtas. Okay, next is, yan, step A, step B, result. Ang tawag dyan ay procedure. Guide rin yan. Halimbawa, si Pau-Pau. Pau-Pau, marunong ka naman magluto? Saing. Okay, Pau-Pau, magturo ka sa amin kung paano magsaing. Step 1, anong gagawin? O, nakamute ka. Anong gagawin? Step 1? Magbasa ng kanin at saka lagyan ng bigas. Okay, step 2. Una, hugasan yung kanin at bigas. Bigas. Okay, bigas. Step 2, lalagyan ng tubig. O, tubig. Tapos, step 3, anong gagawin? Ang tubig. Ang tubig. Ang tubig.
Hindi ko alam. Okay, tingnan natin kung maluto ang sinaing ni Pau Pau. Sino pa marunong magsaing dito? Si Zoe, marunong magsaing? Taas kamay daw. Sino marunong magsaing dyan? Tinutulungan mo lang si Mama mo. Sino pa? Si Zia, nagsasaing ka na ba? Ko lang. Pagkakarimba ko po sa sumagsaing si Mama. Okay, okay, Pau Pau. Saan ka nagsasaing? Sa gasol o sa rice cooker? Pinapakita niya. Ano ba yan? Hindi ko nakikita yung tinuro mo. Gasol ba yon o rice cooker? Nagbubukas na ba ba ng apoy? Hindi niya alam yun eh. Okay, so kapag kayo ay mayroong gasol, bubuksan niyo yung apoy at magkakaroon ng apoy. Tapos saka doon ilalagay ang kaldero. Okay? Kapag rice cooker naman, isasaksak niyo lang yung rice cooker. Okay, make sure niyo na may tubig ang kaldero, na may bigas, may tubig, at nalinis ang bigas. So, yun ang procedure. Yun ang gabay. So, ang ginawa sa atin ni Pau Pau kanina, ginabayan niya tayo kung paano magsaing. Okay. So, good job, Pau Pau. Magaling ka na magsaing. Yan ang procedure. So, kung mali ang procedure ni Pau Pau, sabi niya kanina, hinugasan ang bigas, nilagyan ng tubig, nilagay sa lababo at tinapon ang tubig, tapos nilagay sa pagkain. Oh, makakakain kaya tayo? Makakatigil kaya tayo ng bigas? Na sinaing? Hindi. Okay, so dapat tama ang gabay. Okay, next na gabay, yung color blue. Ano ang color blue? Pakibasa Zia. Color blue. Instruction. So, ang procedure ay kung paano ang sunod-sunod. Ang instruction naman ay kung ano yung mga dapat gawin. Okay. So, nag-e-exam kayo sa school. Ang inyong mga test ay merong instruction. Ano ang instruction? Pakiguhitan ang tamang sagot. O kaya, pakilagay ang sagot sa tabi ng number. May mga ganyan ba kayo instruction sa school? Okay. Piliin ang tamang sagot mula sa mga letra sa ibaba. So, A, B, C, D. Okay, kapag hindi kayo nagbasa ng instruction, ang instruction pala ay sabihin kung tama o mali. Ang nilagay nyo ay A, B, C, D. Ano mayayari sa exam nyo? Hindi kayo, yes, Lia? Sa zero ka po, mag-zero. Ayun, mag-zero ka kasi hindi mo binasa yung instruction na magiging guide mo kung paano ka mag-exam. Okay, let's go sa, pwede bang basahin ni Chloe Reyes. Itong may check sa baba. Ayan na kayo. Check. Ano yung nakasulat dyan? Yes, po. This call will end in 3 minutes. Ayun nga pala. This call will end in 3 minutes. Okay, gawa ko ng bagong meet. Ba't kasi ito may time, ano yun? Ayan, admit ka lang. Pang hospital lang, no? Chloe is now admitted. Okay, so tuloy natin ang ating lesson. Okay, so dito tayo sa may check. Pwede ba itong basahin ni Chloe Reyes? Ano ang pangalan niya na sa baba? Checklist. Okay, tama. Sino sa inyo ang gumagamit ng checklist? Checklist ay mga to-do.
pwede mo lagyan ng to-do list. Example, 8 a.m. gigising si Chloe. 9 a.m. maghihilamos. 10 a.m. kakain. 11 a.m. Okay. Sino gumagamit sa inyo ng to-do list? Checklist. Meron ba? O si Zia, gumagamit siya ng checklist. Pwede mo bang sabihin, Zia, kung ano? Sa iPad lang po. O sa iPad. Okay lang yun. So, ano ang laman ng iyong checklist? Tulog. Tulog. Okay. Wala bang laman ng checklist nyo na ngayong araw, ito ang gagawin ko. Magliligpit ako ng aking toys. Hindi ako magkakalat. Walang mga ganon? O, gawa kayo ng ganong checklist ha. Yung mga pwede nyong gawin. Gagawa ko ng assignment. Maglalaro ako sa labas. Ganon. O, sa, ano ha, gawa kayo ng checklist para matry ninyo. So, checklist ay gabay para ma-make sure nyo na sa buong araw, ay wala kayong makalimutan na gawin kung anong gusto nyong gawin. O kaya naman, kung bibili kayo sa palengke, ang bibilin ko ngayong araw ay panluto ng ulam na adobo. O, si Zoe, ang ulam niya ay chicken. Si Pau-Pau, di ba Pau, bumibili ka sa labas, Pau-Pau? O ano mga binibili mo sa labas, Pau? Asin. Ano pa? Asin lang? Isa lang? Hindi, may isa pa. Ano pa? Kape. Kape. Okay, so minsan marami kayong binibili, no? Tatlo. Asin, kape, yelo, mga ganon. So kapag kayo ay hindi nyo ma-memorize, pag hindi nyo memorize yung bibili nyo, gagawa kayo ng checklist. No, ito yung bibilihin ko pag lalabas ako. Bibili ako ng ano nga yun, Pao? Asin, asukal, kape, ulam, carrots. Yan, sunod-sunod yan. Para wala kayong makalimutan. Kasi pag may nakalimutan kayo, anong gagawin nyo? Babalik na naman kayo sa labas. So, mapapagod kayo, kakabalik-balik. Kailangan nyo ng checklist. Okay, next. Ano itong may yellow tapos may nakalagay na exclamation mark? Pwede ba itong basahin ni Pau-Pau? Ano to, Pau? Nakamute ikaw, Pau-Pau. Warning! Okay, warning. Bakit kailangan natin ng warning? Example, kayo ay napadaan sa isang daanan kung saan may tinatayong building. Tapos dun sa building na yon, marami ang gumagamit ng mga mabibigat na bagay katulad ng martilyo, lagari, itak. Gumagamit na ng itak sa building. Ano pa ba? Screwdriver. Ayan. Mataas yung bricks. Bricks. Tama. Buhangin, semento. Ayan. Naglalakad kayo, hindi nyo alam na may ginagawa pala sa taas. Tapos, wala rin nakalagay sa baba na warning. May ginagawang building dito sa lugar na to. Naglakad kayo, dumaan kayo doon, may nalaglag na isang malaking screwdriver. Malaki, no? Malaking screwdriver. Patusok. Yung baba niya, patusok yung tulis. Ano mayayari sa inyo kapag tinamaan kayo? Matay po ay magsasuffocate. Mamatay, masusuffocate. Ngayon, patay agad. Masusugatan. Depende kung saan tumama, no? E, paano kung tumama sa ulo? Tapos wala kayong dalang sugat. Hindi naman kayo pwedeng mag-helmet papunta ng school, di ba? So, ano ang kailangan natin? Ano ang kailangan ng building? Isang? Warning. Sign. Ayan na. May gumagawa dito ng building, huwag kayong dumaan dito. So, yun ang dapat na nakalagay. Isa yung guide para ligtas tayong makapaglakad sa kalsada. Okay, so kailangan natin ng warning. Isang guide. Okay, next slide. Ayan, guide bilang signs. So, sa daanan, ito yung madalas nyo nakikita. Traffic signs, road signs, public signs, eto din, facial expression, and prophecies.
Punta tayo sa traffic sign. Ayan. Okay, doon sa papunta ng inyong mga school, ano yung mga traffic sign na nakikita nyo na nandito sa picture? Alam niyo ba yung traffic sign? Ayan, may nakalagay, stop sign, parking, no entry. Yes, Zia? Yung mga naglalakad na nadalawa. Ayun. Ang sign na yan ay school zone. Ayan. So, ang sign na yan ay school zone. Pag-aaralan natin yan sa susunod. So, ito ay mga sign na makikita nyo sa daanan. Pag do not enter, ano ibig sabihin? Papasok ba kayo? Okay. So, kung ano ng tao, syempre hindi pwede pumasok ang tao. Pero kung sa sasakyan lang ang bawat pasok. Dead end. One way, dapat isa lang ang dumadaan. Disabled. Ano itsura ng disabled sign? Nakikita ko dyan, color blue. Ano itsura? Sinong nakakasuka? Ito yung okay, yung naka-disabled. So, disabled, naka-wheelchair, may nakaupo. So, yan ang mga signs. So, punta tayo sa kabila. Public sign. Ayan, ito madalas ito nakikita sa mall, sa mga public place, madalas sa mall. Okay, saan dyan ang, isa-isahin ko nga, wait lang ha. Hindi kasi natin na-edit ko lang ito. Ba't sila nagsisigawan sa labas? Okay, habang ginagawa ko to, hulaan nyo kung ano ibig sabihin. Nawawala pala. Okay. Oh, wala na ni Uso. Okay. Information po. Eto. Ano ito? Anong nakasulat dyan? Exit. Exit. Ano ibig sabihin ng exit? Labasan. Okay, labasan. So, kailangan kung nasaan may ganyan, doon nyo makikita ang labasan. Next. Ano yan? Disabled. Ibig sabihin, kapag may ganyang sign, pwedeng dumaan dyan ang isang disabled. O kaya, pwedeng mag-CR. May nakita ba kayo sa mga CR na may drawing na ganyan? Ibig sabihin, ang disabled, pwede dyan gumamit. Okay, so hindi lahat ng daanan natin friendly sa mga disabled. May mga daanan tayo na hindi talaga kaya ang daanan ng mga disabled. Lalo na ng mga naka-wheelchair. Okay, so yan ang dapat na ma-improve sa ating country. Anong sign itong color green na to? Yes, Zia? Ano yun? Tricycle? Recycle! Ayan, recycle! Alam niyo pa rin recycle? Opo! Okay. Ano ang mga bagay na pwede i-recycle? Plastic bottles, newspaper, at saka mga bote. Okay. So, yun yung mga pwede i-recycle. Mga plastics. Lalo na yung mga plastics kasi kapag tinapon lang natin sila sa paligid, makaka-harm siya or makakasakit siya ng ating pinitirha ng ating mundo. Okay, so nagpo-post siya ng chemical na nakakasama sa ating kalusugan. So, kailangan ang mga plastic ay na re-recycle. Okay, re-recycle, ibig sabihin, nagagamit ulit. Okay, next. Eto, what's this? Makikita niyo yun sa mga public place. Yes, Dia?
You can smoke. Or smoking allowed. Pwede mag-smoke sa lugar na may sign na ganyan. Ito naman ay smoking. No smoking. Bawal manigarilyo sa may ganyan sign. No? Pag may nakita kayong ganyan sign, tapos may naninigarilyo, sawayin natin. No? Kuya, may nakita kang sign, nakalagay, bawal manigarilyo. Okay. Next, ano ito? Okay, kasi hindi na uso ngayon yung mga phone booth. Pero noon ang panahon, marami tayong phone booth. Marami yung mga available na telepono sa labas na pwedeng gamitin ng mga tao in public. Ito ay what's this? Pwede magtapo ng mga basura. Okay, so sa basurahan lang pwedeng magtapo ng basura. Hindi pwede sa okay, so ang sign na ito ay no litter sign. Tama. Palas, what's this? Yung sagot ni Zia kanina, ano to? Information. Okay, makikita nyo ito sa mga phone nyo, may ganyan. Information. Or kung pupunta kayo sa mall, meron silang mga tinatawag na information desk, makikita nyo rin yung icon na yan. So yan ay gabay. Okay, gabay para may mga ano yan, mga signs, pero magagabayan kayo kung saan kayo dapat pumunta o kung ano yung dapat nyong malaman. Okay? Next guide, facial expression. Ayan. Example, nagkakatuwaan lang si Zia, si Chloe, si Charlotte, si Pau-Pau. Tapos nakita niya ang mukha ng kanyang katabi na ito, yung pinakauna. Naging ganyan yung face. Angry. Ano ibig sabihin? Galit. Ayan. Ibig sabihin, galit na yung katabi. Kapag galit na yung katabi, ano yung dapat yung gawin? Sorry. Ayan. So, ibig sabihin, may nasa siguro may nagawa kayo or meron kayong nasabi na hindi ikinatuwa ng kasama ninyo. So, ano ang dapat gawin? Mag-sorry or iklaro na, oh, bakit ka na kasi mangot? May nasabi ba kami? May nagawa ba ako? O kung may nagawa kayo, you say, sorry. Ayan. So, malalaman din natin yung ating mga katabi, depende sa kanilang facial expression kung ano ang kanilang nararamdaman. Okay, so ang pangit naman expression ng una, yummy. Okay, so kung ito ang expression ng ano, na nasa harap kayo ng kainan, tapos nagluluto si mama niya ng masarap. So yan daw yung expression. Kaya niyo bang gawin yan? Sige nga. Lalo naka-ano pa eh, naka-close eye pa eh, no? Masarap. Okay. Silly is makulit. Ayan. Nagagawa ni Pau-Pau yan. Naging mukha niya yan. Silly. Okay, love. So, ganyan daw itsura ng love. Sige nga, ano itsura yan? Kaya niyo bang gawin? Naka-smile. Ayan. Disgusted. Ano ibig sabihin ng disgusted? Kadiri, nandidiri. Ano itsura ng nandidiri? Yucky. Ayun, kung ang kuha nila. Next, angry. Galit. Yan. Okay, bored. Ano yung tsura na nabu-bored?
may pahikab-hikab pa. Okay, next. Brave, matapang. Dinala kayo sa gitna ng gera. Anong gagawin nyo? Brave daw, nakasmile. Tapos nakasmile ba yung brave? Pag matapang, nakasmile ba yung brave? Okay, siguro sa kanila yung brave. Seryoso! Oh, seryoso. Kasi brave yan eh. No? Halimbawa, tumatawid ka na sa tulay. Yung tulay, isang ano lang, isang kawayan lang. Ano, brave ba kayo? Tatawid kayo sa tulay, tapos isang kawayan lang yung dadaanan nyo. Okay, so, mababa lang naman. Hindi naman kayo, hindi naman malalim. Okay, so, dapat brave. Okay, next, calm. Kalmado. Ano yung sura ng kalmado? Ayan, tulog na pala, no? Tulog na, kalmado. Okay, next. Excited. Malaki mata. Ayan. Tuwang-tuwa. Happy. Ano yung tura ng happy? Okay na, happy. Nakalabas daw yung ngipin, Pao. Happy. Oh, dali na, happy. Okay, next. Jealous. Hindi masaya si Pao Pao. Eh. Walang ngipin eh. Okay, jealous. Selos. Nagsiselos. Nakakaramdam na ba kayo ng selos? Sa ganitong edad? So, yan daw itsura ng selos. Pero masama ang magselos, ha? Huwag nating araw-arawin ang pagseselos, ha? Okay, next. Joyful. Masayahin. So, araw-araw masaya. Kahit walang dahilan, masaya pa din. Okay, ayan. Halos di na makita ang mata, kakatuwa. Proud. Sino dito yung proud? Maraming achievement. Maraming honor sa school. Maraming award. Ayan, happy-happy, oh. Okay, ngayon naman, sad. Oh, batay mong artista, no? From happy, biglang sad. Okay, next, takot. Takot na takot. May pumasok na ahas sa bahay. Ayan. Oh, pero parang iba yung itsura niya dito, eh, no? Naiiyak na siya, naiiyak na sa takot. Shy, nahihiya. Sino dito mahihiyain? Ah, galing ni Chloe Maya. Binibining-binibining niya. Okay. Surprise! Gulat na gulat! Okay. Suspicious! Nadududa. Alam niyo yan, no? Sa mga kasama niyo, no? Pag ganyan ang face, alam niyo na. Okay. Worried! Nag-aalala. Nag-aalala na ba kayo? Marunong na kayo mag-alala? Pag may sakit si mama, si papa, marunong na kayo mag-alala? So, kayo ay worried. Ayan. So, paano nakakagabay sa atin ang facial expression? Malalaman natin kung ano yung nararamdaman ng katabi natin. Depende sa facial expression nila. Okay? So, kapag kayo ay lumalaki na, minsan, tinatago nyo yung inyong feelings. Meron ba dito nagtatago ng feelings? Halimbawa, siya ay galit, pero pinipigilan niyang magalit. Tinatago niya na galit siya. Okay, so kapag ang feelings natin ay palagi natin pinipigilan, ano ang epekto sa atin? Tayo ay magkakaroon ng problem sa heart. Okay, kapag ang feelings natin, magkakaroon tayo ng problem sa puso kasi lagi natin pinipigilan ang ating feelings. Okay, so ang gagawin natin sa ating mga feelings ay kokontrolin natin. Pero hindi natin sila pipigilan. Okay? Control, ibig sabihin, hindi natin siya i-ignore. Hindi lang tayo magiging wild. Alam niyo ba yung wild? Halimbawa, tuwang-tuwa ka sa school, magsisigaw-sigaw ka basta tuwa? Okay, so tahimik yung lahat, tapos ikaw sumisigaw-sigaw ka. So paano mo kokontrolin yung iyong emotion? Matutuwa ka, pero hindi ka mag-iingay. So, ganun ang control. Pwede kang matuwa, pero hindi yung nakakasagabal sa ibang tao. Kaya, halimbawa, galit na galit ka sa classmate mo. Anong gagawin mo? Susunggaban mo ba? At sasapakin? Saawayin mo ba? Sasampalin mo ba? Anong gagawin mo? How can you control anger? Gesture. Ano yung gesture? What's that?
Siya namamatay. I see. Okay. So, depende sa anger. Kung bakit ka nagiging angry, no? Okay, so may sinasabi sa Bible, kapag ang angry natin ay, ang anger daw natin ay pwedeng makapatay kahit hindi natin pinapatay yung tao. Alam nyo ba yon? Na may merong klase ng anger na para na rin natin pinatay yung tao. So, kailangan natin kontrolin ang ating emotion. Huwag natin silang pipigilin, kukontrolin lang natin. Mabilisan mo. Ayan. Next. So, ayan ha, i-memorize niyo yung feelings, expression, facial expression, para maiwasan natin magkaroon ng kaaway, maiwasan natin maka-hurt ng ating kapwa, at maiwasan natin yung tayo rin ang masaktan. Okay. Next. Prophecy. O, alam niyo na itong prophecy, di ba? Yung katulad kay Joseph. Di ba nanaginip si Joseph? Ano may panaginip ni Joseph? Naalala niyo ba yung panaginip si Joseph? Mga kapatid! Okay, mga kapatid. Ano yung una niyang nakita? Yung kanilang butil or yung kanilang panay naka-bow down doon sa kanyang palay. So, yun ay prophecy. Palay lang yun, pero sa totoong buhay, ang mangyayari ay magiging leader si Joseph at ang kanyang mga kapatid ay magbabow down sa kanya. Okay, so warning yun. Warning na pala yun sa kanila noong unang panahon na si Joseph pala ay kanilang magiging leader. Pero anong nangyari? Nagselos sila kay Joseph. At anong ginawa nila kay Joseph? Binanta si Joseph at pinalayo sa kanila. Ayun. So, tama ba ang pagsiselos na ginawa nila? Yes, Bia? No, tama. So, mali yung pagsiselos. Okay, so, hindi talaga tama ang pagsiselos. Kahit na totoong feelings natin siya. So, iwasan natin ang magselos. Okay. Next. Ayan. So, ito yung mga klase ng prophecy na pag-aaralan natin sa susunod na tao at susunod na mga araw. So, ito ay prophecy ni Daniel tungkol sa simula ng mundo hanggang sa panahon ngayon. I'm sorry, Lord. Pa-off po ng iyong microphone. Thank you. Okay. Ayan. So, itong statua, ito yung nagre-represent sa Babylon, sa Rome, sa Greece, sa Medo-Persia, at panahon natin ngayon. Yung bato na nakalagay sa ilalim ay, yan ay si Jesus Christ. Okay, dito tayo sa kanan. Anong mga hayop ang nakikita ninyo? Kaya nyo bang i-explain? Yes, Zia? Mga lion, tas mga... Tas polar bear. Tas yung lahi na yan may wings. Tas yung nasa dulo po, hindi ko talaga ma-explain. Kaso alam po po yan eh, pero nakalimutan ko lang pangalan. Okay, yung nasa kabila na meron ding pa-apat na pakpak, sinong makakadescribe? Anong hayop yan? Iyan ay leopard. Leopard na may apat na ulo. Okay, so ang weird, no? So, yan ang mga prophecy. Lion na may pakpak. Bear na may kagat na tatlong ribs. Leopard na may apat na ulo at apat na pakpak. At ang nasa dulo siya ay dragon. Okay, so yan ay dragon na may 10 sungay. So, yan ay signs. At yan ay nagre-represent sa power ng bawat bansa na namumuno sa ating mundo. Sa panahon natin ngayon, nandoon na tayo sa pang-apat, yung dragon. Okay, so yan ang panahon natin ngayon na may 10 sungay. Okay, punta tayo dito, ayan siya. Dragon na may 10 sungay. So yan ang mga prophecy. Nangunguna yung lion na nagre-represent sa Babylon. So ganyan daw kalakas yung Babylon. Di ba malakas yung lion? Tapos ang wings, ano ibig sabihin ng wings? Kapag wings lumilipad, ibig sabihin mabilis ang Babylon. Mabilis sila at malakas. Okay, so dito tayo sa bear.
So, bear ay malakas din, matapang, di ba? O, wala siyang inuun. Di ba ganun ang bear? So, kung ano yung description ng hayop, yun ang description ng bansa. Ito ay nagre-represent sa Medo-Persia. So, pag-aralan natin yung susunod na mga panahon. Okay, so ito naman, leopard. Mabilis din. Meron pang pakpak na apat. So, mas mabilis ang leopard. At nandito tayo sa panahon ngayon ng dragon. Ang dragon ay mabagsik. Ang dragon ay nanggaling sa, sabi sa Bible, serpent. Serpent of old. Ibig sabihin, nagre-represent siya kay Satan. So, nasa panahon tayo ngayon kung saan pinakamasamang panahon. Dahil uusbong sa panahon natin ngayon ang dating si Satan. Lalabas siya sa panahon natin ngayon. Kaya tayo sa panahon natin ngayon, dapat ay nag-iingat, nag-aaral ng maigi tungkol sa Panginoon, sa Bible, para kung sakaling magpakita sa atin yung kaaway, kaya natin siyang makilala. Okay? Kasi ano daw ang goal ng kaaway ngayon sa atin? Tayo ay lolokohin. Okay, so ayan siya, Zia, ang sinasabi mo. May 10 sungay at may makikita kang maliit na sungay. Na nagsasalita daw yung sungay. Ayan. So ano ang tinutukoy dito ng maliit na sungay? Ayan siya. Kilala niyo ba siya? Okay, siya ang pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo. Siya ang Santo Papa. Okay? So, kung meron tayong president, mga president ng buong mundo, siya ang pinakamakapangyarihan. Sinusunod siya ng lahat ng mga tao, lalo na ng mga Catholic. At sinusunod siya ng school, sinusunod ng government, sinusunod ng mga president, ng mga politician. Siya ang pinakasinusunod. At sila din ang pinakamayaman sa buong mundo. Okay? Ganyan sila ka-powerful. Okay, so, ito ang little horn na sinasabi sa ating revelation prophecy at ito ang kanyang meaning. Siya yung little horn. Siya yung magsasalita. Okay, so i-explain ko yan sa inyo susunod na mga araw, pero yan ay prophecy. At ang prophecy ay nagsisilbi sa atin bilang warning. So, kaya nagsasalita ang Panginoon sa pamamagitan ng mga prophet para tayo ay warningan. Okay, para saan nga ulit ang warning? Katulad kanina doon sa tinatayong building, para saan ang warning? Yes? Tayo ay? Yes, Zoe? Para tayo ay makapag-ingat. Okay. So, kapag tayo ay merong warning, at sinusunod natin ang warning, tayo ay makakapag-ingat sa mga pwedeng mangyari, sa mga susunod. Okay, so, mas okay na naalam nyo yan bilang mga bata, kasi hindi natin alam kung kailan darating si Jesus. Pwedeng bukas. Ready na ba kayo bukas? Kung tumating si Jesus? Hindi pa, di ba? So, dapat lagi tayo ready. I'm not ready. So, kaya tayo nag-aaral para maging ready tayo. Okay, next. Ayan. Tour guide. Sino dito nakakita na ng tour guide? Hindi pa. So, pag pumunta kayo sa pangbasa, makikita kayong tour guide. Pwede ba itong basahin ni Zoe? Sila ang pinaka-una nating gabay mula sa Mali. Ano ba yan? Hindi ko napalitan yung sulat. Okay, ang tour guide. Mali yung nakalagay na yung sulat. Wala sa pagsilang. Tinutour tayo si Wala Baby. Ah, mali yung meaning na ito. Ang tour guide, ito yung pagbumunta tayo sa ibang bansa. Sila yung nakakaalam ng lugar. Example, may dumating dito na American. Pumunta sa Mandaluyong. Sabi niya, gusto kong makausap si Zoe. Ay, nasa Mandaluyong ba si Zoe? Si ano pala? Si Zia pala, nasa Mandaluyong. Si Zia. Gusto ko po si Zia ang mag-guide sa akin sa buong Mandaluyong. Kaya ba ni Zia mag-guide? Sasabihin ng Amerikano. Gusto ko pumunta ng Mandaluyong City Hall. Pwede ba akong samahan ni Zia? Kaya ba ni Zia? Ay,
Okay, di pa alam si Zia. Okay, sino dito marunong pumunta na City Hall? Wala pa. Hospital. Okay, wala pa rin. Fire station. Hindi pa rin. Simbahan. Sino dito marunong pumunta ng simbahan na mag-isa? Oh, wala pa. Wala pa talaga. Okay, sa Sabado lalabas tayo. Tapos, magagala tayo. Magagala. Magpupunta tayo sa mga lugar-lugar. Tapos, i-memorize nyo ha kung saan tayo dumaan. Tapos, pagbalik natin, ituturo nyo kung paano pumunta doon sa lugar na yun. Okay? So, ang sumasama sa mga lugar-lugar, para memorize nila yan, sila yung mga tinatawag na tour guide. So, yan, tour guide. Copy. Mali lang itong pangalan, pero ang nakalagay dapat doon ay mga magulang. Okay. So, yan ang tour guide sa mga ibang bansa. Next, ito, mga magulang. Okay, pwede ba itong basahin ulit ni Zoe? Ito na, tama na to, Zoe. Kauna natin gabay mula sa pagsilang hanggang sa tayo ay lumaki. Sa kanila natin unang natutunan ang mga mamunahing kaalaman tulad ng paglalakad, pagkain, pagbihis at iba pa. So sino ngayon? Mga magulang. So isa lang ating pinakaunang gabay. Simula baby, sila nagpapalitan tayo sa inyo. Magturo sa inyo paano kumain, paano maglakad. Ayan, sila yung unang gabay. Next na gabay, basahin ni... Ayan, naturoan kayo mag-aral. Pwede ba itong basahin ni Chloe Reyes? Sila ang uri ng gabay na may pinapakitang malaking ambag sa ating paglag araw-araw. Natin silang mayroon tayong matutunan at gumawa ang ating kaalaman. Para makagawa tayo ng masama.
Okay, so importante na pumili kayo ng friends na mabubuting friends, mabubuting tao. Okay, huwag kayong pipili ng mga friends na dadalhin kayo at pagagawin kayo ng masama. Okay, next, ang magbabasa ay si Zia. On the top, I cannot breathe because of the spine. Gabay is spiritual. Okay. Gabay is spiritual. Sila ang mga gabay na magtuturo sa atin kung paano maging malapit sa Panginoon na siyang ating tunay na gabay upang makagawa na mabuti at magkaroon ng maayos, masaya at payapang buhay. So, mga spiritual guardians. Sino yung mga spiritual guardians niyo sa church? Okay, ang inyong mga Sabbath school teachers, ayan, inyong adventurer teachers, mga ka-church nyo na mga mabubuti ang binabahagi sa inyo. Sila yung mga spiritual guardians. Ayan, so ayan sila. Sino dito nakapakilala sa kanila? Do you see yourself? Wala pa yata kayo ng time na to. Okay, mga baby pa yata kayo ng time na to. Ito. I'm still not yet. Pero wala po ako dyan. Ayan, nandito si Teacher Mel at sa gilid. Ayan. Yan, mga teacher niyo yan lahat. Sa church. Okay. Next. Ayan. Dito na tayo sa compass. Kaya niyo pa ba? Or antok na kayo? Kaya po. So, compass. Ang magbabasa ay si Chloe Reyes. Ito ay ginagamit upang pamahanap ang lokasyon ng mga bagay o lugar ng hanapin ayon sa direksyon. Okay, ayon sa direksyon. Meron tayong north, east, west, south. Ayan, north, N is for north, E is for east, W is for west, and S for south. So, ang sa gitna ng N at W, NW or northwest. Sa gitna ng N tsaka E, NE or northeast. Sa gitna ng W and S, southwest or west-south. At sa gitna ng S at E ay southeast or east-southeast. Okay. So, ang compass ay merong pula na arrow. Pula na umiikot-ikot. Okay? So, mamayang gabi kapag may time kayo, you may download compass in Play Store. Para makita nyo kung paano nagpa-function. So, meron yung pula na arrow na yan lang yung umiikot. At ang arrow ay nananatili siya sa north. Okay? Sa harap. Ang arrow ay lagi siya nakaharap sa north. Kahit umikot-ikot ka, kahit mag-iba-iba ang itsura ng compass, ang arrow ay laging nasa north. Ang arrow ang inyong susundan. Okay. So, nakita nyo ba nasaan ang arrow? Po. Saan? Katuro sa N-E. N-E. Ano ibig sabihin ng N-E? North? Northeast! Northeast. Good job. Okay, nasaan ang arrow? East. Nasaan ang arrow? Okay, let's go to our activity. Ano nga ibig sabihin ng N? North. Ano ibig sabihin ng E? East. Ano ibig sabihin ng W? West. South. Okay. So, sabihin nyo kung anong mga bagay ang makikita sa northwest. Kung nasaan ang araw. Anong mga bagay ang nandyan? Mga
mirror, and then a hat, and then a house. Tama ba ang sagot ni Zia? Ayan. May hat, may house, at may flower. Good job! Okay, next! Okay. Ano ang meron sa North? Both orange and money. I think there's just a boat and then orange, then just a penny. Just a penny. Okay, pwede kayo magsalita sabay-sabay ha. Pao-pao, mag-unmute ka. Ayan. Chloe, pwede kayo mag-unmute. My boat, my orange, at my penny. Tama ka? Tama. Southwest. Ano ba sa umbrella, a star, a ring, and a bread. Okay, let's see. Tama. A star, a ring, and a bread. Next. Anong meron sa southeast? A basketball. And then... Sabot ka, Pau-Pau, ha? Tingnan natin kung tama. Tama! Okay. Ano ang meron sa north? What's that? Frog. It's a frog. It's a frog. Tama. Next. Ano meron sa south? Nagbigay ka ng isang bagay na makikita sa iyong vest o sa iyong kaliwa. Isang bagay. Okay, ready na ba si ready na ba sila Chloe? Ready na ba si Chloe at Pau-Pau? Okay, so later na si Zoe. Punta tayo kay Pau-Pau. Ano Pau-Pau ang nasa iyong vest? Pau-Pau? A dog.
Hagdan? Okay, Hagdan. Tama. Good job. Ano ang nakikita ni Zia sa kanyang mga? Ito ang dasal dahil. Sinasabi ko na nga eh. Ano ang naman sa namin na si Jami na ham? Pangalan si Bingbing. Oh, okay. So, kay Zia, sa kaliwa nila, sa west nyo kayo si Bingbing. Okay, so lababo daw Zoe yung nasa west nyo. Lababo. Yung kay Zia, hamster. O, ano yung kay Chloe? Anong meron? Chloe Reyes, ano sa inyo? Kaliwa. West. Lababo. Lababo. Yung kay Chloe Pangkiko, anong nasa west mo? Chloe Pangkiko. Anong meron sa kaliwa mo? Wala kang makita sa iyong kaliwa? O, sige, babalikan kita, Chloe Pangkiko, ha? Okay, activity for this Saturday. Tuturuan ko kayo gumamit ng kompas. Ililista ninyo ang lahat ng mga bagay na makikita nyo sa susunod na direksyon. 45 degrees north, 90 degrees northwest, 50 degrees northeast, 30 degrees southwest and 25 degrees east-west. So, sa Sabado natin to gagawin, okay? So, mag-download na kayo ng mga compass sa inyong cellphone. Okay, next. Mapa. Ito ay ginagamit upang malaman ang lokasyon ng bawat lugar na nakatala. So, ito ay baby. Ito ay city hall. Ito ay tindahan, store. Ito ay fountain. At ito naman ay ating simbahan. No? Alam niyo na, logo ng ating church, ha? Tawag si Pawpaw. Ay, si Pawpaw. Bye! Okay. Church. Okay, punta tayo sa mapa natin. Bakibasa, Pawpaw? Pumaman na may masasakit parang ito. Okay, okay. Punta natin yan. Si Chloe nagtataas ng kamay. Go, Chloe!
O, dala si Zia. Okay, go Zia. Basahin mo. Gabayan ang baby patungong simbahan. Okay, go Zia. Sabihin mo lang kung akyat, baba, diretso, ganon, kanan, kariwa. Yung baby pupunta po siya sa ano? Sa may kaganyan. Yung akyat o bababa? Line na pahiga. Tapos, ano, magdederetso siya? Bababa. Pagbaba niya po dyan sa may humihiga na line, ano, magdiretso-diretso po siya sa ano, sa kanan, tapos magbaba. Ayan na po yung church. Okay. So, ilang kanto ang madadaanan ng baby? Alam mo ba kung ano yung kanto? Ah, okay. So, ang kanto ay, ito, yung gitnang kalsada. Kanto ang tawag dyan. Okay, so tama ang description ni Zia. Bababa ang baby. Siyempre, sa kalsada siya dadaan. Pupunta mo na siya ng kalsada, bababa, dire-dire-diretso hanggang sa bababa ulit, nandun na ang simbahan. Okay. Ang mag-describe naman ngayon ay si Zoe. Andiyan pa ba si Zoe? Yes. Okay, go Zoe. Basahin mo muna. Basahin mo muna Zoe, tapos saka mo ipaliwanag kung paano. Gabayan ang baby patungong simbahan. Okay, go. Nasaan ang simbahan? Ano po? Pupunta muna po siya sa baba. Ano po, tawid siya. Ano? Punta siya sa gilid, tapos baba. Tapos kaliwa. Tapos yun na po yung simbahan. Okay. Dire-diretso siya sa baba. Okay. Let's see. Ayan. Dire-diretso lang ang baby. Next. Patungong City Hall. Sino magdi-describe na ito? Si Chloe Reyes. Nandyan pa ba? Chloe, ayun na. Okay, so gabayan ng baby patungong City Hall. Nasaan ang City Hall natin, kids? Diretso. Paano? Diretso lang po. Ayun. Ano siya? Aakyat, bababa? Sa kanan, kakaliwa. Diretso po kanan. Saan siya pupunta? Diretso lang pa kanan, tapos? Unang kanto po. Tingnan natin. Bababa pa pala yung baby. Bakit hindi pwedeng tumawid yung baby doon sa may kabila? Kasi may mga bahay yan dyan. Okay, siya ba mababangga ng baby yung mga bahay? Okay, pero ang ginawa ni Chloe ay nag-shortcut siya doon sa may kabila. Pero tama din naman yung instruction ni Chloe para mas mabilis. Okay, next, gagabayan ng baby patungong simbahan pagkatapos dumaan ng City Hall. So, saan unang dadaan ang baby? Sa City Hall. Tapos, dediretso ng simbahan. Tingnan natin. Bumaba ang baby, tumawid ng kalsada, pumunta ang City Hall. Pagkatapos niya ng City Hall, anong ginawa ng baby? Bumaba siya ulit at pumunta ng simbahan. So, ganyan ang mapa ha. Nakagamit na ba kayo ng mapa? Ganyan, gumamit ng mapa. Okay, eto ano, gumawa ng mapa na nagtuturo ng inyong, ng direksyon mula sa inyong bahay patungong paaralan. Pero yung assignment ko na lang sa inyo, mapa ng inyong sala. Huwag niyong kalimutan na mag-drawing kayo mamaya ha, or bukas. Okay, paano maging gabay? Sa Sabado ko na lang ito ituturo kasi medyo mahirap to explain in online. Ayan. Ay, mali.
Pwede ba itong basahin ni Zia for our last slide? And go Zia! Zia! Okay, go Zia! Sapagkat ang Diyos na ito ay ating Diyos, magpapakailan kailangan man. Siya'y magiging ating patnubay hanggang sa kamatayan. Okay, so sino yung pinakagabay natin sa buong sanlibutan? Yes, Zoe? Si Papa God. Si Papa God or ang Diyos. Okay, so pwede pa yung maging mabuting gabay, pwede kayong maging mabuting gabay na kaibigan, pero ang pinakagabay natin sa lahat ay ang Diyos. Yes, Zoe? Three minutes na lang. Okay. So, ayan, tapos na yung ating slide. So, susunod ko na yung ibang lesson, or sa Thursday ko na sabihin yung ibang lesson. Okay, so ating awitin ang ating closing song. Tapos, Miss Pa, kantayin na lang natin yung adventurer song. Okay, everybody, let's sing adventurer song. We are adventurers. Ready? Pakion lang inyong mga mic. Ready? Sing. We are adventurers. Every day to be honest, by the truth, to be like Jesus, true and true. We are adventurers. Attention. This video is called to the public. Adventurers, pay your attention. Move. Explain. Ang Heavenly Father, salamat for this wonderful evening. Maraming salamat, Panginoon, sa patience ng mga batang ito na makapag-aral ng bagong lesson sa gabi ito na mapanginan ang kanilang napag-aralan ay kanila po magamit sa araw-araw. Sila po ay maging mabuting gabay kahit na sila po ay mga bata pa lang. Kanila po magabayan ang kanilang kaibigan, ang kanilang pamilya, ang kanilang mga magulang. At sila po ay magabayan din. At sila po ay matuto kung paano maging mabuting gabay sa kanilang kapwa habang sila ay lumalaki. So, Panginoon, na inyo pong gabay ng mga bata ito sa kanilang pag-aaral at yung di, Panginoon, pakaingatan na hindi magkasipit sa uri ng panahon na meron kami ngayon. Na, Panginoon, patuloy niyo po silang gawing malusog at matalino sa school. At gayon din, Panginoon, na hindi po makalimot ng inyong salita. Maraming salamat, Panginoon. Gabay niyo po ang bawat pamilya na meron po ang mga isa sa amin. Sa matamis na pangalan ni Jesus, Amen. Yes, Pastor. Okay, grabe naman, 3 minutes yung prayer ko. Sige, pasok tayo sa isa para mag-miss pa. Okay, ang mag-miss pa ay si, sino nga? Si Charlotte. Okay, si Charlotte. Sa Webes, ang mag-miss pa ay si Zoe. Ayan, Zoe, ikaw mag-miss pa sa Webes, ha? Okay. Okay, go. Ay, attention. Adventurers, attention. Ayun na. Asan si Ian? Tulog na? Mama! Mama! Teacher! Atigas ulo ng mom! Ian! Asan ka na Ian? Oh, may friend pa pala kayo dyan sa bahay nyo! Sino? Wow, bisita pa silang gano'ng oras! Sino? Oh, dapat pag-aaralan niyo na rin yung friends niyo. Okay, ang sa ayaw na yung ayaw ko eh. Ano pangalan niyan? Lock. Oh, lock. Attention na, dali. Lock. Oh, lock. Ayan, attention na. Si Ian. Lock. Malaki na ba silang dalawa? Attention!
Maganda na pa yung asil kayo. Okay, go Charlotte. Miss pa Charlotte. Kami na lang! Look! Look! Yan! Hello? Kita na lang! Kita na lang! Kita na lang! Kita na lang! Lakas kami ba sa Charlotte ha? Kita na lang! Kita na lang! Kita na lang! Kita na lang! Miss pa na si Charlotte. Ow. Bye. Good night.